Easy Ani Radyo Makamasa. DZIP, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZIP 535, Radyo Makamasa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Maring Rachel and paring Amor para sa Arangkada Balita. Para sa ulo ng mga maarangkadang balita, Pinoy binatikos sa kanyang luho, Lacson di tatantanan ng NBI. Para naman sa police report, dalawang bata nasunog, suspect natagpo ang patay sa sariling selda. At para naman sa kakaibang balita, sleeping pills, panggising na sa mga coma patients. Para sa showbiz blitz, Venus Ra, Binibining Pilipinas Incorporated, kapamilya na, bagong machete, pinangalanan na. Para naman sa sports, Tiongson, masamang loob sa UE community. At sa NBA, Miami Heat, natunaw sa Denver Nuggets. Pinoy, binatikos sa kanyang luho. Pagbili ni Pangulong Noynoy Aquino ng isang luxury car, binatikos ng Freedom from Debt Coalition. Pero gate ng Pangulo, galing sa sarili niyang bulsa ang ipinangbili sa mamahaling sasakyan. Ang Porsche ay isa sa mga pinakamamahaling sasakyan sa mundo at isa sa mga sumisimbolo ng karangyaan. Ngunit sa isang mahirap na bansa tulad ng Pilipinas, simbolo ito ng kalabisan sa ilan. Kaya naman may ilang napataas kilay nang malamang bumili nito si Pangulong Aquino. Bagamat di binunyag ang modelo at presyo, tinatayang 4.5 milyon pesos ang halagang ginastos ni Pangulong Noynoy sa naturang sasakyan. Pero paglilinaw ni Pinoy na matagal ng car fanatic, mula sa sarili niyang bulsa at hindi sa kabanang bayan ang galing ang ibinayad sa nasabing luxury car. Ayon sa Pangulo, ang nasabing sasakyan ay third hand na at ibinenta niya lamang ang kanyang lumang sasakyan upang makabili nito. Giit din ng Pangulo na nais niya lamang na masulit ang pagkakataong may kakayahan pa siyang magmaneho ng sasakyang tulad nito. Ngunit ayon din sa FDC, di ito magandang ehemplo mula sa pinakamataas na leader ng bansa lalo pat ngayong mainit pa din ang planong pagtaas ng pasahe. Good morning sa aming mga listeners. Good morning, partner. How is your day? Hi, partner. Good morning. Magandang umaga sa ating mga listeners ng Arangkada Balita. So partner, I had a great day today. Maganda ang gising ko. At teka, dumako muna tayo sa ating unang balita. Ito ang pagbili nga ng luxurious car nitong ating pangulong si Pinoy, isang Porsche. Okay? Kung ako ang tatanungin mo, partner, wala naman ako nakikita sigurong masama kung ang ating pangulo ay bibili ng kanyang personal na sasakyan. Ikaw, sa palagay mo, tama ba ang komento ng ilang mga tao tungkol sa pagbili ng ating pangulo ng isang mamahaling sasakyan? Alam mo nga, base nga sa nabasa nating balita kanina, no, medyo maraming ang nagtaas ang kilay dahil sa pagbili nitong, para hindi timely yung pagbili ng ating pangulo ng isang luxurious car, lalo pat nakaamba ang pagtaas ng pasahe kaliwat kanang pagamba ng taas ng pasahe sa ating bansa ngayon. Pero teka, tingnan natin, pulsuhan natin ang ating mga kababayan, banggitin natin ng ilan sa mga nag-comment, nag-post sa ating iba't ibang mga social networking sites, particularly ang ating Twitter account. So eto, basahin natin mula kay Ted234. Dapat marunong siyang mahiya dahil nasisikmura niya bumili ng mamahaling sasakyan samantalang marami sa ating mga Pilipino ang nagugutom. Mukhang may galit si Ted234. Kalooban itong taong ito sa ating pangulo, partner, ano? So ano masasabi mo dito, partner? Ito, feeling ko itong si Ted234 ay isang kabataan. Kasi 'di ba, mostly ng ating mga mga taong in-encourage na mag-sign in sa mga social networking sites ay mga kabataan. So siguro tingin ko ay isang kabataan tong si Ted234. Pero para sa akin, partner, wala akong nakikitang masama na bumili siya at sumakay siya sa isang mamahaling sasakyan katulad ng Porsche o Porsche ba?
Porsche partner. Porsche, Porsche. Porsche, no? Pero, eh, kaysa naman makita mo ating Pangulo, nakasakay sa kalesa, mas masama naman siguro ng imahayan sa ating mga kalapit partner. Na mga bansa. Oh, ato partner, pabasahin mo naman yung ating comment mula sa Facebook. Ah, sabi dito ni Andrews, si Andrew 032, ang sabi niya ay ito, ano? I think let's give our president a break because it's not an easy job to be a president. Ano masasabi mo rito, partner? May point din naman. At least hating-hati ang ating mga komento. May mga pro and anti. Pero ito namang isang to eh, mukhang pinagbibigyan lang rin ang ating Pangulo. At ito naman, isa pa. Ayon naman sa isang follower natin sa Twitter na si J124. Hindi talaga nawawala mga numbers, ano? J124. He is flaunting so much of his personal life. I would like to suggest that he will limit spending much. Aba, mukhang isa rin to sa mga tutol sa pagbili ng isang luxurious car o mamahaling sasakyan ng ating Pangulo. Para sa aking partner eh, it's not flaunting on the part of our president na bumili siya ng isang mamahaling sasakyan. Bagay lang sa isang pinakamataas na opisyal ng ating bansa na sumakay sa gayong uri ng sasakyan. Pero sa akin eh, nakikita ko na doon naman sa kanyang personal life, sa totoo nga, hindi na natin masasabi na personal na yun kasi kada galaw niya, pinapakialaman na ng sambayan ng Pilipino. Pero kasi sa akin naman, partner, nowadays kasi tinamo yung transition from last year, from 2010 ng December, wala tayong masyadong naririnig na magaganda o positive stories regarding our president. Number one thing is, yung madalas hina-highlight ay yung love life niya, kesyo kung kani-kanino siya naniligaw. At ngayon naman, nakita mo na ito, bagong pagbili ng luxurious car. Alam natin na ang isang, di ba, ibinalita na rin niya na ibinenta niya yung kanyang lumang kotse, which is another luxurious car, isang BMW. Diba, pero sa akin, partner, doon sa kanyang love life, sa dami ng napabalitang niligawan niya, wala nga ni isa sumagot sa kanya kasi sa pakikialam ng masyadong pakikialam. Ano, so siguro kanya, nga, siguro ibigay na rin natin sa ating Pangulo yung part na ginagawa niya lang ito para nga ma-suffice lang yung kanyang hilig since he is a car fanatic. Okay, partner, ano, nakita natin umiinit yung ating usapan. Mm-hmm. Pero bago tayo pumalaot sa usapang ito, mabuting iwanan na muna natin ang issue na to. Hayaan na natin ang taong bayan ang magusga no? Sa ating Pangulo. Yeah, let's take a short break for a while. Magbabalik ang Barangkada Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Aling Lenny's Kitchen, Foreshare.com, Audacity, recording at its finest, at ng himpilang ito. PCIB Radyo Makamasa! DZIP, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZIB 535 Radyo Makamasa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. DZIB Radyo Makamasa. DZIB, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZIB 535 Radyo Makamasa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Maring Rachel and Paring Amor para sa Arangkada Balita. Nagbabalik ang Arangkada Balita. Dumako naman tayo sa ibang balita. Lacson, hindi ka namin tatantanan ayon sa NBI. Inatasan ng Department of Justice ang National Bureau of Investigation na tugisin at ulihin ang nagtatagong senador na si Panfilo Lacson na itinuturong utak sa pagpatay sa publicist na si Salvador Bubidacer at sa driver nitong si Emmanuel Corbito. Ipinabatid ni NBI Director Magtanggol Gatdula sa mga kapamilya at mga mag-anak ng senador ang tungkol sa warrant of arrest na inisyo ng husgado laban sa senador. Hinihintay na lamang nila ang reaksyon ng mga ito. Ayon pa sa NBI Director,
Desidido sila na mahuli ang senador upang matapos na ang kanilang trabaho. Naninindigan naman ang senador na wala siyang kinalaman sa Dacer Corbito double murder case at taghain ng motion sa Court of Appeals upang questionin ang pag-i-issue ng warrant of arrest laban sa kanya. Ngunit ibinasura lamang ito ng Court of Appeals. Naman para sa ating police report, dalawang bata na sunog, suspect na tagpo ang patay sa sariling selda. Rina Del, ikwento mo. Suspect nagbigti sa selda, isang lalaking suspect sa panghalay sa 4 na taong gulang na batang babae ang nagtagpo ang patay na nakabigti gamit ang sariling sinturon. Ang suspect na si Alan De La Cruz, 32 taong gulang, residente ng Oriqueta City, Zamboanga del Norte, kilalang drug addict sa nasabing lugar. Nauna rito, isinumbong ng biktima ang ginawa sa kanya ni De La Cruz. Di umano, inaya na suspect ang bata na maglaro kapanit ng tsokolate. Naganap ang insidente sa bahay ng Rizal sa naturong lalawigan. Agad na inaresto si De La Cruz at ikinulong sa istasyon ng punisya. Ngunit na nagsagawa ng inspeksyon ang nakatalagang prison guard, nakita itong patay na. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente para malaman kung may naganap na foul play. Magutol, nasunog, patay na natagpuan ang biktimang sina Karen Samuel, 6 na taong gulang, at nasawi naman habang ginagamot sa Doña Mata Memorial Hospital si Syra, 4 na taong gulang, sanhi na mga tinamang paso at sunog sa katawan. Ayon sa police report, bandang alas 8:35 ng gabi, di umano mahimbing natutulog ang magkapatid na sina Karen Samuel nang bigla na lang kumalat ang apoy, kaya nakulong ang dalawa. Laking gulat ni Elenita Samuel na ina ng mga bata nang mabalitaan nitong nasunog ang kanilang bahay. Samantalang saglit lamang nitong iniwan ang kanyang mga anak upang may bilhin sa kabilang barangay. Mabilis namang naapula ang apoy ng mga residente pati na rin ang mga responding bumbero kaya nakuha agad ang dalawa ngunit hindi na rin naagapan ang mga ito. Kasalukuyan nagsasagawa pa rin ng masusing investigasyon ang polisya upang mabatid ang tunay na sanhi ng sunog. Para sa Police Report, Rina Dos Santos, Naguulo. At para sa live traffic update live mula sa Monumento Circle si Teddy De Andres. Teddy! Shell, andito tayo ngayon sa Monumento Circle at makikita sa southbound lane patungong Muñoz ay mild lamang ang daloy ng sasakyan. Ngunit sa northbound lane naman patungong Valenzuela City, makikita ang mabagal na daloy ng trapiko. Lalo na sa mga sasakyang patungong Sangandaan, lungsod ng Caloocan. Kaya Rachel, para sa ating mga listeners, kung kayo ay pupunta ng Sangandaan, makabubuti kung hahanap kayo ng alternatibong ruta dahil tiyak na mapapaharap kayo sa matinding traffic. Rachel? Teddy, bakit nga ba mabagal ang daloy ng sasakyan sa area na yan ng Caloocan? Alam mo Rachel, marahil dahil ito sa mga vendor na nagkalat sa lansangan ng monumento. Kasabay nito, rush hour din, kaya sabay-sabay ang dating ng mga sasakyan. Lalo na ang malalaking sasakyan tulad ng mga bus. Maraming salamat, Teddy. Para sa traffic update, Teddy De Andres, Naguulat. At yan nga partner ating traffic update. Kaya sa ating mga motorista, ingat-ingat lang po. Medyo traffic nga po dyan sa bandang Caloocan. Okay. At sa ating pagbabalik, mas marami pang maiinit at umaarangkadang balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Aling Lenny's Kitchen, Forshare.com, Audacity, recording at its finest, at ng himpilang ito. This is Aling Radyo Makamasa! DZIP, member, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZIB 535 Radyo Makamasa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. DZIB Radyo Makamasa. DZIB, member, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZIB 535
Radyo Makamasa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Maring Rachel and paring Amor para sa Arangkada Balita. At ngayon nagbabalik tayo dito sa Arangkada Balita. At ngayon naman, para sa kakaibang balita, sleeping pills, gamot na para sa nakoma. Grazel Daet, ikwento mo. Sleeping pills, pampagising na daw sa na-comatose patients. Ito di amuno ay nangyari sa itatago natin sa pangalang Miss X na na-comatose sa loob ng maraming taon. Nakarating ang balitang ito kay Dr. Walinel, isang old-fashioned family doctor sa Spring, South Africa. Kaagad nitong tinignan ng pasyente. Nadiskubre ni Dr. Nell na ang isang sedative na kung tawagin ay Zolpidem at kilala sa brand name na Ambien. Ang gamot na ito ay sleeping pills na nakakagising ng mga pasyente na nakoma. Makalipas ang 15 minuto, ang pasyente na binigyan ng sleeping pills ay bahagyang umiti. Makalipas ang 12 minuto, gumalaw ang mga kamay nito at tumawa sa harap ng magulang nito. 10 minuto pa ang lumipas at tumayo ito sa kanyang wheelchair at nag-inat ng nakataas ang 2 kamay, sabay palakpak sa kagalakan. Ngunit pagkalipas ng 1 oras, ay bigla na lamang nalagutan ng hininga ang taong ito, na siya namang ipinagtataka na nasabing doktor. Ito po si Gazelle Diet sa Balitang Kakaiba. Ay nako partner, isang kakaibang balita nga yung binalita sa atin ni Gazelle Diet. Imaginin, isang sleeping pills gamot na para sa mga nakoma. Mukhang... Oo nga eh, mukhang okay ang partner eh, no? Pero namatay eh. Oo, matapos ang ilang minuto, nakatayo, nakadilat ang mata, nakapalakpak pa nga sa sobrang kagalakan na siya ay akala niya siguro eh, nabuhay na siyang muli mula sa pagkakakoma. Pero ang nakakatawa lang ay mula 1 oras, makalipas ang 1 oras. Pero at least partner eh, naka 1 oras naman siya uli eh, sa kanyang buhay bago siya nalagutan ng hininga. Tama. Okay, maiba naman tayo para sa ating showbiz glitz. Venus Ra, isang major na kapamilya na. At alamin ang pinakabagong gaganap bilang machete. Daniel Liu, ikwento mo. Para sa showbiz glitz, Venus Ra, kapamilya na. It's final. Nasa Kapamilya Network na ang Bilibining Pilipinas Charities Incorporated at ang 2010 Miss Universe runner-up na si Maria Venus Ra. Kahapon, ay tuluyang pumirma na ng 5 taong kontrata ang Binibining Pilipinas Charity Incorporated sa ABS-CBN para sa pagpapalabas ng beauty pageant, habang formal namang winelcome at pinakilala sa entertainment press ang bagong kapamilyang si Major Venus Ra. Matatandaan na ang Binibining Pilipinas ay iniere sa GMA Network at ngayon, kumpirmadong kapamilya na. Una nang nag-guest si Venus sa ABS-CBN Christmas Special at sa Showtime at mukhang super excited ang Bicolanang beauty queen sa pagiging kapamilya niya na ngayon. Sa darating na September, exclusive nating mapapanood muli sa ABS-CBN ang Miss Universe 2011 kung saan gaganapin sa bansang Brazil. Samantala, Alger Abrenica, excited na sa pagganap bilang machete sa telebisyon na kung saan iyere na sa January 24 sa GMA Telebabad. Matatandaan na ang orihinal na gumanap bilang machete ay si Cesar Montano. Ayon kay Alger, hindi naging madali ang paghahanda sa nasabing role. Dagdag pa niya, humingi pa siya ng payo mula kay Cesar Montano upang mas mabigyang hustisya ang pagganap bilang machete. Makakasama niya dito si Bella Padilla, Raisa Senon at ilang mga Kapuso stars. Isa na naman itong kaabangan ng mga masugid na manonood ng GMA 7. At yan muna ang latest sa Showbiz Glitz Updates. Ako po si Daniel Liu, nagbabalita. Totoo nga, isa yung major na balita. At sa ating pagbabalik, sports news naman, magbabalik ang Arangkada Balita. Maring Rachel and paring Amor para sa Arangkada Balita. Radyo Makamasa. DZIP, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZIP,
5:35. Radyo Makamasa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. DCRB Radyo Makamasa. DZIP, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZIP, 5:35, Radyo Makamasa. Numero 1 sa masa, numero 1 sa masa, numero 1 sa masa. Sa pagbabalik ng Arangada Balita. At ngayon para sa ating sports news, balitang UAAP, Tiongson, may sama ng loob sa UAE community. At para naman sa mga NBA fanatics, Miami Heat, natunaw sa Denver Nuggets. Rafael Lakutan, ikwento mo! Para sa sports news, coach ng UAE na si Lawrence Tiongson, masama ang loob sa UAE community. Matapos na hindi makapasok ang UAE Red Warriors sa UAAP Season 73 Final 4, umalingaw-ngaw sa buong komunidad ng universidad ang pagsibak sa kanya bilang head coach ng naturang kupunan. At palitan naman ni Jerry Condeñera na dati ring player ng UAE Red Warriors. Bunga nito, malaki ang posibilidad na hindi na babalik ang captain ball nito na si Pauly. Sa halip ay magpapalista na lang sa PBA Season Draft Pick ngayong Agosto. Para naman sa NBA, pinangunahan ni J.R. Smith na tumikada ng 28 puntos ang Denver Nuggets laban sa Miami Heat. Hindi naglaro sa Heat ang isa sa star player nito na si LeBron James, di umano dahil sa pilay nito sa kanyang tuhod. Dahil sa kakulungan ng Big 3 ng Miami, tinalo ng Denver Nuggets ang kinaguraang Beast of the East ng Eastern Conference sa score na 130-102. Para sa Sports News, Rafael Hakutan, nag-uulat. Yes, partner. Mabalik nga lang tayo sandali dun sa issue kay Coach Tiongson. Bakit nga ba? Anong dahilan? Bakit napapabalitang may sama siya ng loob sa UAE community? Sa aking pagkakaalam dyan, partner, ito ay di umano sa pagkakapalit sa kanya bilang head coach ng UAE Red Warriors. Mm-hmm. Sapagkat sa aking nabasa sa The Dawn, parang gumawa ng petition ng mga estudyante ng UAE para mapatanggal siya bilang head coach. So sa ano, sa anong paraan, maybe in a signature letter or talagang nag-request? Alin? I think it's in the form of a signature letter. Signature campaign. At dahil doon, napilitan marahil ang management ng UAE na palitan siya. At ang nakakasama pa ng loob para sa kanya ang ipinalit ay yung dating player din ng UAE Red Warriors na si Jerry Codinera. At hindi lang yun, parang isinisisi sa kanya kung bakit hindi nanalo ng championship noon ang UAE laban sa Ateneo. Ilang seasons nga ba, partner, naging coach ng UAE Red Warriors itong si Coach Tiongson? Bago siya naging head coach, assistant coach siya ni Coach Dindo Pumarin. At siya ay nag-serve as a head coach of UAE Red Warriors for 2 years. 2 years. At ngayon, napakinggan nyo ang mga umaarangkadang balita sa umagang ito. At para naman sa ating mga karagdagang pang-impormasyon at suhestyon, maaari kayo mag-log on sa aming official Facebook page, DZIB Arangkada, at sa Twitter account, twitter.com/DZIB Arangkada. Ito po muli ang inyong kumaring Rachel. Ito naman ang inyong kumaring Amor. At ito ang Arangkada Balita. Balita para sa masa. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Aling Lenny's Kitchen, Foreshare.com, Audacity, recording at its finest, at ng Himpilang Ito. Radyo Makamasa! DZIP, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZIP, 5:35, Radyo Makamasa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Numero 1. Maring Rachel and paring Amor para sa Arangkada Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Aling Lenny's Kitchen, Foreshare.com, Audacity, recording at its finest, at ng Himpilang Ito. DZIP
Radyo Makamasa! DZIP, member, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZIP 535, Radyo Makamasa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. DZIP, Radyo Makamasa. DZIP, member, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZIP 535, Radyo Makamasa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa. Numero 1 sa masa.